Yo, what's up mga kaulo? This is your boy Elmore. Nagkita-kita na naman tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. So right now po, gusto ko po sanang sabihin sa inyo na ang pag-uusapan natin is all about po sa tip kung paano po magkaroon ng 500 subscriber. There's a reason to celebrate po ngayon dahil ang inyong lingkod po ay nakaabot na po ng 500 subscribers po. Tama po yung narinig niyo. So, di lang isang maliit po na YouTuber o hindi po naman po kilalang kilala, but nagpapasalamat po ako na nagkaroon po ako ng mga subscriber na ganun at nagtitiwala sa akin. So, alamin po ninyo kung paano po sa legit na paraan at real talk. Tama po yan. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon, okay? So, babalikan ko po kayo. Akala mo siguro kaya mo ko tanga. Elmo po nagbabalik. So pag-usapan nga po natin kung paano po ba tayo talaga makakuha ng from 0 to 500 subscribers. Maraming salamat po kay YouTube at nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-vlog. At meron tayong milestone na na-receive galing kay YouTube. At napakasaya po ng inyong lingkod, 500 subscribers po. Tama po narinig niyo, 500 subscribers. Okay? So right now po, ituturo ko sa inyo kung paano po ba talaga makuha yan at sa tamang paraan, legit po. Okay po, alam niyo po na nagsimula po ang inyong lingkod sa simpleng pagbablog lang po. Nagsimula po sa simpleng videos at in-uploads ko. At hindi ko rin po siya talaga malubos maisip kung paano ko po siya nagawa at kung saan lang pong nangyari. At the end of the day po, nakita ko na may mga nag-like po, may mga nag-subscribe po. From 0 to 19, then from 19 po to 100 in a week. Then bumulusok po siya. So, ang tip ko lang po, so unang-una po dyan, mag-isip po tayo ng content na talagang gusto natin. Hindi po yung po pwedeng gagaya lang tayo ng content sa ibang tao dahil sikat po si ganito, dahil sikat si ganito. Kailangan po yung content na pipiliin natin is nasa puso. Yung content na alam mong gawin at kaya mong gawin. At sinisigurado ko po sa inyo na kapag yun po ang inilagay nyo sa inyong vlog or ang inyong content, paniguradong mapapanindigan nyo po. Kailangan po na dapat yung ginagawa natin ay gusto natin at hindi yung napipilitan lang po tayo. So, ang kailangan po natin is yung pagmamahal sa ginagawa natin. At yan po ang sinisigurado ko sa inyo na ginagawa ko po. Mahal ko po ang ginagawa ko. Hindi po ako napakalaking isda sa karagatan ng YouTube, pero isa po ako sa mga nagmamahal sa ginagawa ko. Mahal ko po yung ginagawa kong pag-upload ng mga videos, mga news at mga cooking at wrapping na sariling sulat ko po. Unang-una po, yung pagpapayag po ng mga balita para sa ating mga kababayan is malaking bagay po yun sa akin. Isipin niyo po, sa mga uploads ko po, nagsimula po ako sa maliliit na uploads. Ang mga cooking, merong mga wrapping, may mga news updates at kung ano-ano pa po. Yung mga in-uploads ko po, nagulat po ako na marami po ang nag-follow, marami ang nag-views, marami nag-subscribe sa akin. At kinatutuwa ko po yun, kaya patuloy ko pong ginawa at minahal yung lalong ginagawa ko. At maalala ko nga lang po mga kaulo, so meron po akong isi-share sa inyo, no? So last time po, nag-upload po ako ng videos ko about po sa 10,000 pesos financial assistance para sa mga kabayan natin dito sa Bahrain. Since nandito nga po ako sa Bahrain, so naglakas loob po ang inyong likod na pumunta sa embassy. Noong una po, tinatamad ako, medyo natatakot ako, or baka hindi ako sinin doon, or baka i-reject ako ng mga tao. So gaya po ng sinasabi ko lagi sa sarili ko, sarili mo lang ang kalaban mo. So ginawa ko po, naglakas loob po akong pumunta ron, nag-interview po ako ng mga tao, tinanong ko po yung kalagayan nila about sa coronavirus or dun sa financial assistance na kailangan nila, kung ano na po ba yung status or kalagayan nila. Marami po akong nakuhang balita at napulot, iba't ibang uri po ng tao, different walks of life, may mga may kaya din naman doon at meron po mga down na down lang talaga, wala na talagang pera pang gastos. So bilang vlogger po na nagsisimula, isinir ko po yan sa buong OFW rito sa Bahrain. So natuwa po ako, pag post ko pa lang po nung uploads na yon or nung vlog ko na yon, bumulusok po yung kanyang views from 0 po nag 100, 200, 500. Totoo po yan at nakikita nyo po rito mismo. Yan po ang patunay. So yung pong patunay na sa ginagawa mo, merong resulta. Ilang libong Pilipino po ang napahatidan ng balita na yon. At doon po ako lalong nagtaas ng loob na kayang-kaya ko to gawin. Kapag meron ka pong tiyaga at meron ka pong pagmamahal sa ginagawa mo, plus meron ka pong diskarte, at pag pinagsama-sama mo po siya, ito po ang kalalabas. Magiging successful ka po. Tama po ang narinig nyo. Yun po ang aking mga ginagawa.
Hindi mo po kailangan maging mayaman pagiging vlogger. Hindi mo kailangan na magkaroon ng gamit na mamahalin. Magsisimula ka palang tiyagain mo, trabahuhin mo, at paniguradong merong resulta ang gagawin mo. Okay? So, believe lang sa sarili at wala nang iyo. Walang sino mang makapagsabi kung ano ang gusto mo kundi sarili mo. Sarili mo lang ang kalaban mo, okay? So, alam nyo guys, hindi madaling magkaroon ng 100 na subscribers. So, kailangan gamitin mo lang yung resources mo. So, ang tip ko lang sa inyo, marami kang friends sa Facebook, right? So, keep on uploading videos lang, then ipost mo sa social media, sa Facebook, or yung Instagram mo. Then, panigurado yung mga friends mo, magiging interesting sila sa'yo. Dahil meron kang upload at isa ang vlogger. So, yun yun. Sabihin mo sa kanila na mag-support sila, bisay nila yung channel mo. Kung magustuhan nila, din mag-like sila at i-share din nila. Isa yun sa paraan. So, kung gusto mo maging makilala, so ang gawin mo, hindi mo dapat itigil ang pagpo-post ng videos at or mag-vlog. Hindi po pwede yung nag-post ka lang ng isang beses, okay na. Kailangan mo siya ng follow-up. Kailangan gawan mo siya ng follow-up. Mag-post ka ng may mga quality na vlog, may mga sense, para mas lalo nilang magustuhan at makilala ka. Yun. So, para magkaroon ka ng tuloy-tuloy na subscriber na magtiwala sa'yo, bigyan mo sila ng magandang content. Keep on posting, mag-search ka, at kailangan totoo yung sinasabi mo. Like me, I have news content, news update. So, sinisigurado ko yung kinukuha kong balita is totoo at galing talaga sa ating gobyerno. Walang dagdag, walang bawas. Kung ano yung balita, yun ang pinapahatid kong mensahe. Yun ang sikreto. So, para magkaroon ka ng tuloy-tuloy at tumaas ng tumaas yung iyong subscribers count, so, kailangan mo yung gawin. Kailangan mo magpapansin sa kanila sa social media, so na kailangan kainin nila yung hinahain mo. So, yun po ang ginagawa ko. Minsan nakakainis lang din, bakit hindi ka napapanood? Naisip mo, bakit walang good views, walang nagsasubscribe? Kasi baka mayroong mali. Baka mamaya malamya yung in-uploads natin. So, kailangan doon sa mga vlog natin or mga uploads natin videos, binabalikan natin kung ano ba yung mali, kung ano ba yung hindi natin dapat inilagay, at kung ano yung hindi dapat natin ginagawa. Hindi po ako perfecto, but base po doon sa mga videos na na-uploads ko, inaral ko po siya. Base doon sa mga views, analytics po, at doon sa mga subscriber, kung ilan po yung mga nag-subscribe. Sa ganun po, makikita mo kung ano yung galaw o status ng channel mo. Kung nakapagbibigay ka ba ng alih or ng balita sa kanila, kung nagugustuhan po ba nila. So, yun lang po. Isa yung karagdagan po para sa inyo. And guys, kung napapansin ninyo na yung ibang mga YouTube vlogger is 1,000 views na, million views, 1,000 subscribers, million subscribers, eh huwag ka po mapanghinaan ng loob. Dahil nagsisimula ka pa lang. Tinanong mo ba sa sarili mo kung saan sila nagsimula? Pinanindigan nila yan at pinaghirapan nila lahat yan. Hindi yan nakuha ng overnight or one click lang. Pinaghihirapan lahat ng bagay. Kung may gusto kang makuha, tiyagain mo, trabahuhin mo, and makukuha mo lahat ng walang sabi-sabi. Kapag para sa'yo, para sa'yo. You've been a very okay? good boy. So, huwag kang panghinaan ng loob. Kung walang nanonood sa channel mo, kung wala kang views, gumawa ka ng paraan. From 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, walang imposible. Gandahan mo yung content mo, gandahan mo yung mga pinupost mo, yung ina-uploads mo. Maging totoo ka sa tao. Hindi yung mag-upload ka ng content na ginaya mo lang dahil sikat, pero hindi mo naman kayang gawin. Ako po, marunong magluto, marunong mag-rap, mag-compose ng kanta. News updates, easy. Kausap ka ng tao, research ka, ibalita mo. Walang dagdag, walang bawas. It doesn't matter po kung hindi po ganun kalinaw ang camera mo. As long as na may pairating mo sa mga tao na ito yung gusto mong ipabahagi sa kanila, posible po yun. Then yung camera po, kapag medyo nakaluwag ka na at kumita ka na, din tsaka mo palitan. Okay po, yung mga equipment po, ng mga tripod, mga clip po. Alam niyo po ba ng inyong lingkod na gumagamit lang po ako ng cellphone holder, yung may clip? Eh, pero naitatawid ko po yung mga vlog ko with quality. At syempre, editing po. Kailangan lang talaga po is mahal mo yung ginagawa mo at nasa puso mo yun. Yun po ang napaka-importante. So right now po, yun nga po, tip ko lang po sa inyo na from zero po, nagkaroon po ako ng 100 subscribers in a week, then tinrabaho ko po siya, nagpost po ako na nagpost ng mga videos na meron pong kalidad at meron pong mga magandang information na mapupulot yung ating mga kababayan. May mga tao pong nagsasabi na nagpapasikat lang tayo or gusto lang natin ng pera. Sinasabi ko po sa inyo to,
Kay YouTube po, meron po talagang pera. Pero hindi po siya ganun kadali. Kailangan mo pong trabahuin ang mga bagay na to. Ginawa ko po ang mga to dahil gusto ko po at hindi labag sa loob ko. Maging totoo ka lang po, yan po ang tamang pag-vlog. Kung ano man po yung diskarte ng ibang tao, well, nirerespeto ko po yun. Pero ito pong sa akin, is sarili ko pong experience na tip ko sa inyo. Kailangan po magkaroon kayo ng magandang content. Magkaroon po kayo ng pagmamahal sa ginagawa ninyo. It doesn't matter po kung may kumpleto na yung gamit ninyo, tripod or ano pa. Magagawa nyo po ng paraan yan. Kagaya po ngayon, ang cellphone ko is nakapatong lang po rito sa window. Hindi ko po kailangan ng kung ano-ano pa. But, sinisigurado ko po na ma-deliver itong mga bagay na to at yung content nitong vlog ko. Okay? So right now po, nagpapasalamat ako kay YouTube po na nabigyan po ako ng milestone, 500 subscribers po. Tama po ang narinig niyo, 500 subscribers. And now running na po siya to 600, 700 and road to 800 na po ako. Then salamat po sa lahat po ng mga tropa natin, mga kaibigan natin at iba pong mga tao na tumangkilik po ng channel. So may share ko lang po sa inyo, alam niyo po ba na ginawa akong strategy para po kumalat yung channel ko? Of course po, nag-post po ako sa Facebook, sa mga social media, so marami tayong mga kaibigan sa Facebook na nag-follow, na nag-likes, nag-views, nag-share. Meron din tayong mga kaibigan dyan na hindi tayo papatulog. Okay lang din po yun dahil hindi natin sila mapipilit. But dapat ikaw ang gumawa ng paraan. Dapat sa'yo mismo manggaling kung paano mo didiscard yan. Ginamit ko po yung charm ko. Ginamit ko po yung skills ko sa pagsasalita at pakikipag-usap sa ibang tao. Andito po ako sa Bahrain ngayon, may mga kaibigan ako ibang lahi, mga Nepali, Bengali, Bahraini, Indian. So lahat sila mga kaibigan ko. So ang ginawa ko lang po, kinausap ko sila na would you like to visit my channel? If you like, then you can share and subscribe to my channel. Then they agree, they listen to my music, they are watching with my cooking skills, ability. And kung nakita panood niyo po yung last na vlog ko about sa coronavirus, ibang mga lahi kausap ko. So syempre kailangan nating mag-English para mabay sa Inglesan, but hindi naman po papahuli ang inyong lingkod about sa Inglesan natin. So si Elmo Calvo po marunong naman kahit paano mag-English. So yun po. Meron po mga iba't ibang tao na nag-subscribe, iba't ibang lahi. Well, bumili po sila na kaya kong gawin yun. So yun lang po. So yun lang po yung mga tips na maging totoo tayo sa vlog natin at maging maganda yung content natin and pagpatuloy lang po natin ginagawa natin. Ang pag-YouTube po, ang pagiging vlogger ay hindi po madali at hindi rin po mahirap. Ikaw lang po ang nakakaalam yan kung paano mo didiskartehan sa munti mong paraan. Ako po, hindi po napakalaking YouTuber or vlogger pero sinisigurado po, mahal ko po yung ginagawa ko at itutuloy-tuloy ko lang po siya. Again po, maraming salamat po kay YouTube. Thank you so much YouTube for giving me the opportunity to share my talent and all my skills to all the people out there in oceans of YouTube. Okay, inuulit ko po, disclaimer, hindi po ako sikat at hindi po ako malaking isda. But mahal ko po ang ginagawa ko. Okay, so hope you guys na may napulot po kayo sa vlog na to. Isang mabilisang vlog lang po dahil gusto ko pong i-share sa inyo about dun sa milestone na na-receive ko from YouTube. And I know guys that kaya nyo rin po yan. Wala pong bitiwan lang at tuloy-tuloy lang po sa ginagawa natin. Pag gusto mo, gusto mo. Kung gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming nailan. Okay? So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe ng channel ko. And I wanna make sure na nandyan lang kayo. And gagalingan ko pa po. Dadamihan ko pa yung mga uploads natin na quality. Okay? Again, this is your boy Elmo. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ay kalbo, pero meron pong laman. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo. Just hit subscribe button and big notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos. Okay? So, see you po ulit sa muli nating pagkita. Maraming salamat. YouTube, salute everyone. Akala mo siguro kaya mo ko tanga. Baka nakakalimutan.